Si Brian Galin, ako, kami po yung owner ng Pangasinan Heavenly Garden, which kami po yung nagtitinda ng cactus and succulents na galing sa Benguet. Ang ating topic po ngayon is the basic care of cactus and succulents. Yung mga succulents at cactus na galing sa Benguet, pag pinababa dito sa lowland, meron tayong dapat isaalang-alang para mabuhay ito, how to care. Yung first of all na ating gagawin is kailangan po natin, pagdating po sa lowland, kailangan po natin i-air dry yung cactus and succulents. Ito po yung sample namin. Pagdating po, pag bumibili po kayo ng cactus and succulents, ganito po yung gagawin nyo. Tanggalin nyo yung soil, which magiging ganito po siya for 3 days. Tapos, pati rin sa cactus, ganito rin yung gagawin nyo. Air dry nyo lang sila ng 3 days. Tapos, pag na-air dry nyo siya, kailangan din natin palitan yung soil nila from Benguet. Unang-una, ito po yung ating soil mix. Dapat 80% na pumice and then 20% na soil. Bakit? Mas maganda po kasi palitan natin yung soil na galing Benguet. Para ano? Kasi kung papalitan natin ng 80% na pumice, kagandahan dun. Pag dinidiligan natin or kaya pag maulan, madaling madrain yung water. Kasi ang cactus and succulents is ayaw nila ng maraming tubig. Tapos, pag naano na po natin, pag napalitan na po natin sila, nirgay natin ng 3 days, tapos minix natin yung soil, yung gagawin rin po natin is yung tamang sunlight. Pag ang cactus and succulents ay galing Benguet, kailangan muna natin i-adjust ang klima nila. Hindi pwede pag galing sa Benguet, tapos in-air-dry natin, tapos pinalitan natin ng soil, ilagay agad natin sila sa mainit na lugar o kaysa direct sunlight. Kailangan po natin muna ng morning sunlight muna sila, and after a month, gagawin natin sila i-full sun. Yun po yung technique para hindi maglagas yung kanilang dahon. Kasi kung galing yung Benguet, tapos ilagayin natin kaagad sa direct sunlight, dun po magsisimulang maglagas yung kanilang mga leaves. Tapos yung susunod po is yung watering. Ilang beses natin didiligan ang cactus and succulents sa isang linggo. Ito po ay once a week lamang natin silang didiligan. Kasi the more na nai-stress ang cactus and succulents, the more na nabubuhay sila o kaya gumaganda. Kaya kahit once a week lang po natin silang diligan. And then pagdating naman po sa pot na gagawin din natin for cactus and succulents, kagandahan, pag ito ang cactus natin, ipat po natin, ilagay po natin sila sa paso na mas malaki ng konti. Bakit? Kung ang cactus na ito ay ilalagay natin agad sa napakalaking paso, pag diniligan natin yung napakalaking paso na which full of soil and pumice, yung roots ng cactus na maliit, hindi niya kayang i-absorb yung water na naitilig doon. Kaya doon rin magsisimulang mabunog ang cactus and succulents. Kaya step by step, habang ito mas malaki, ito kung ganito kalaki, i-prepat lang po natin sila ng mas malaki konti. Tapos kung medyo lumaki naman po ulit, sa kanalangin po natin ulit iopok. Balik, step by step ang ating gagawin. Huwag tayong magmadali. Tapos, mas gusto ng cactus and succulents na hindi sila napapansin. Kung kaya, huwag tayo masyadong obsessed sa ating cactus and succulents. Kasi the more na pinapansin natin sila, the more na doon sila mas namamatay o kaya nabubulok. Yun lang po yung basics na care of cactus and succulents. May mga questions po ba? Kailan makabili ng pumis? Pumis, marami po sa mga stall dyan, ma'am. May mga tinitinda po sila ng pumis. Meron po yan. Ay, sa mga chat mo. Vitamins, actually sa amin kasi hindi kami gumagamit ng vitamins. Pero yung iba, mas magandang may
na ano naman po na usmukot, yun yung Muslim na ginagamit nila for cactus in succulents. Pero kami po kasi nagaling sa Benguet, nagatakot kami kasi pag maglagay kami doon ng mga April 14 or kaya mga ibang ano, pagbaba dito, nagnanusaw. Kaya yun yung hindi iwasan namin. Pero pag dito sa Loland naman, okay lang naman po yung usmukot na ginagamit nila. Yun lang po yung ano. Thank you. Okay, hindi pa po. Yun rin pala, pag kagandahan kasi sa cactus, mayroon siyang greenhouse. Ini-require talaga ang greenhouse sa mga cactus. Kasi sa amin sa Benguet, talagang may greenhouse sila, may bahay sila. Kasi pag, kung example, sa 1 week umuulan yun, talagang hindi natin iiwasan, may mamamatay. Sa cactus, ay sa succulents naman po, okay lang po na rin or shy mo succulents. Yun po. Pero sa cactus kasi, sa ano sa Benguet, talagang may greenhouse yun. Kaya kung ano naman, kung wala naman po tayong greenhouse, pwede natin ang silong pag-ulan. Yun lang. Parehas lang ba ang soil mix na sa Q at sa cactus? Sa amin po, yes po, ma'am. Halos parehas lang po. Ginagamit namin. Yung kalancho parang succulents, right? Yes, ma'am. Yung kalancho po is parang succulents. Pero yung kalancho kasi, once na namulaklak yun, kailangan mong ikat yung ano niya, yung bulaklak niya pag natapos na para magkaroon ng babies. Kasi kung hindi mo yun ikakat, mamamatay yun. And mas sensitive yung kalancho yun sa ano. Madaling, yung sakit naman po ng kalancho, kaya kailangan isprihan ng insecticide or ano, kasi yung roots niya, gustong-gustong kinakain ng mga bakterya o kaya mga worms. Kaya kailangan isprihan ng insecticide, yun yung mas maano yung care po ng kalancho niya. Mas... Kailan ka mag-spray? Sa amin is once a week yung ginagamit namin. Pag-i-spray yun. Thank you. Thank you, ma'am. So, may questions na po? Ano yung ni-spray? Propagation daw, ma'am. Basic care for them. For next. Dibali. Dibali, marami pang fans susunod na event dito sa CSI. Araratan So, no more questions po? Actually, sa amin naman po, yung cactus kasi, kailangan talaga nila kung maaari na sa greenhouse sila. Yun yung ano, tapos yung succulents lang nila pag yung mga gusto nila sa outside rain or shine, kaya hindi natin sila pwede pagsamahin. Pero meron naman po yung klase ng succulents na pwede isama sa cactus. Yun lang, kailangan lang po natin alamin kung ano yung succulents na pwede isama sa cactus at yun hindi pwede. Paano ma-achieve yung red na kulay ng campfire? Yun naman po. Na-try ko sa Binalunan, ma'am, na isa, yung 80% cleonis, tapos 20% tanan. Mag-green actually ito. Pero pag hindi ka launan pala, after a month, 2 months, 6 months, pag sinabayari lang doon, babalik pala yung pagka-red niya. Basta huwag natin siya masyadong dinidiligan. Opo. Mga 3 months, kailangan pa naman ng 3 months. Kasi na, it's na, ano ko nung, nilagay-lagay namin sa labas kasi akala ko mamamatay na. Pero nung ano, nagre-rate na sila ngayon, so sabi ko. Ganun pala yung liquid na. Kailangan muna nila ma-adjust na sa klima nito. Hindi na yung pinit ko. Eh, siyempre, nakaya naman sa bus mo. No questions? Questions? Wala na po. Thank you. Okay.